Mananatili raw ang independent policy ng Pilipinas sa issue ng Russia at Ukraine sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa kabila niyan, handa ang Russia na tumulong sa pangangailangan ng Pilipinas sa langis at gasolina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Bison. Nakahanda ang Russia na magpaabot ng tulong at ibigay ang pangangailangan ng Pilipinas sa langis at gasolina. Iyan ang tiniyak ni Russian Ambassador Marat Pavlov sa courtesy visit nito kay President-elect Bongbong Marcos ngayong araw. We are ready to cooperate with the Filipino side and to extend our happy hands to satisfy the needs in sources of energy. Ang gulo ng Russia at Ukraine noong Pebrero ang isa sa mga dahilan kung bakit sumipa ng husto ang presyo ng produktong petrolyo. Ilang kumpanya na rin ng langis ang nag-anunsyo ng pagpapatupad ng panibagong taas presyo ngayong Linggo. Hindi naman nawala sa usapan ni Marcos at Pavlov ang sitwasyon sa Ukraine. As far as I understand, President-elect would like to continue his independent policy. Samantala, personal na inimbita ni Egyptian Ambassador Ahmed Sehabeldin Ibrahim si Marcos sa UN Climate Change Conference 2022, Conference of the Parties o COP27 na gaganapin sa Egypt sa darating na Nobyembre. Hindi pa sigurado kung dadalo rito si Marcos. He will work hard, he will consider hard to be there because that he already visited the Sharm el-Sheikh, but it was a private visit before that, but he would like to be there and because he believes in the climate change issues and to be closely just following what would be the way forward. Energy efficiency at sustainability naman ang tinalakay ni na Ambassador Greta Silasen ng Denmark. Personal din daw niyang nabisita ang windmill sa Ilocos Norte. Bukod kina Pavlov, Ibrahim at Silasen, nag-courtesy call din ngayong araw sina Asian Development Bank President Masagutsu Asakawa at Ambassador Ilan Floss ng Israel kung saan napag-usapan ang iba't ibang areas of cooperation. Samantala, hindi pa sigurado kung makakadalo si President-elect Bongbong Marcos sa oath-taking ni Vice President-elect Sara Duterte sa Davao City sa Linggo. Habang si outgoing Vice President Leni Robredo, hindi raw makakadalo dahil kasabay ito ng Naga Charter Celebration. Mobile Journalist Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita.